Good morning po mga karot. Welcome po sa aking channel. At ngayon pa, nandito ulit tayo sa ating water tank. At i-update ko sa inyo kung ano ang nangyari na after 1 week. At ito na nga guys, ipakikita ko sa inyo naman itong external na ikinakabit namin. Actually, naumpisahan na namin yung external. At ito, nagbuhat na kami guys. Ito na ang aming pagkakabit ng external. Yon mga karot, good morning po. Good morning mga karot. Ayan, nandito tayo sa ginagawang shattering. At yan nga, binubutasan nila para sa lagayan ng tie rod. Ayan guys, at pakikita ko sa inyo yan ulit pagka binuhat at ikinabit doon sa external shattering ng tanke. Ayan guys, at ito nga mga kaharot, at binubutasan po natin itong mga shattering. Ito po ay liat para sa tatamaan ng terap suporta doon. Pagkain itinasan natin, hindi tayo mahihirapan maglukit. Kaya yan po ay nakalayout ang terap na yan base doon sa layout doon sa internal shattering. Kaya yan po ay sakto-sakto, kailangan sakto para hindi tayo mahirapang maglagay ng terap. Ang purpose po niya, butasan ay para sa terap, para sa pagsusuporta at sa higpit ng ating shattering. Yan po ang maghahawak ng ating shattering mga karot. Kaya kailangan level at nasa sukat ang mga butas na yan sa parehas ng nasa internal. At tuloy po tayo sa panunod mga karot. Ayan, kumakita nyo, buhat na ng crane ng shattering. Ayun, inaayos nila doon. At siyempre, ayan, nabutasan nila ng para sa tire rod. May mga butas na yan guys. Ayan, pinipiston nila ng maayos para ikabit natin doon sa tanke guys. Ayan guys, tayo dito sa kabila. Good morning. Guys, careful ha, careful ha. And guys, at ito na ang ating shattering. Dito na nila, natin ilagayan sa panglabas. Ayun, ang loob ay okay na yan. Ito yung ating bakal. Andun ang mga tao natin sa ilalim. Pawan! Pawan! Oh, Pawan! Sige! Helmet mapi! Ayan guys, ito na ang shattering. Ibababa nila yun dito. Ayan, at kung makikita ninyo guys yung mga terad natin, ayan po ang mga position ng terad. Kung makikita nyo mga point na yan, yan ang terad, yan ang magbibigay suporta. At ito guys, yan pa kaya kinabit na. Ang shattering natin, nababa, go down. Yup. Yup, siap, 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 siap. Okay. Okay. Ayan na, malapit. Lalo tayo guys, lalo tayo, lalo, lalo, lalo. Hop, hop, hop. Okay. Down, 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 down. Ayan guys, sa laki ng shattering na yan. At pag inabot talaga yan. Ayan guys, binababa na nila. Ayan guys,
dahan-dahan. Hop! Oke. Guys, ayan o. Kanina kung makita nyo yung mga stopper yan sa ilalim. Yung ating ilalim na yan, may mga stopper. Ayan po ang elevation yan. Yan yung mga kahoy na yan, nakita nyo. Yan uupo yung ating shattering na binubuhat na yan. At yan po ang level niyan para ma-visualize natin at ma-locate natin ang elevation ang level ng ating shattering. At yung butas na yan ay nakaliot yan para sa ating tie rod. Sakto yan, kakaligid. Ngayon guys, yung dugsunga niya, saktong-sakto yan. Yan. Yan din, isasalpak nila yung tie rod. Katulad ng pagkakabitin din guys, yan. May tie rod na yan. Kinakabitan ng tie rod, temporary support din niya, align nila para makatulad ng ginawa dito sa kabilang ito. Ayan. May mga tie rod na ganun ang mangyayari niya. Yung tie rod niya, nakalabel yan at may mga at yan nga mga karot at nilagay na po ang tie rod. Ayan, nakapaglagay na at yan po pag nailagay super release ng red at kukumpituhan na nila ang paglalagay ng suporta niya sa loob at sa labas po ay lalagyan din niya. Yan po ang pwesto kung paano natin kinakabit ang gantong klaseng shattering.